Good morning. Welcome back to our lecture room. Ngayong araw na ito, pag-usapan natin ang double sale ng lupa. Ang tanong, naging biktima ka ba ng double sale? Naging biktima ka ba ng negligence or katangahan po ninyo kung bakit hindi ninyo na-restro agad pagkatapos nyong bumili ng lupa? Dito malalaman natin kung sino ang magwawagi, ang first buyer ba or ang second buyer. At that's gonna, tsaka na yung mga remedies na din against the seller. Let us proceed. Okay. Here is a scenario. Ito si land owner seller. Registered owner siya ng property. Ngayon, binenta niya kay buyer number 1 and then binenta niya kay buyer number 2. Kung paano niya ito nabenta ng dalawang beses, kung nadenggoy ba niya ito ng dalawang beses, we will discuss later the possibilities or instances kung paano ito nangyayari. Let us proceed. Now, pagkatapos benta ng land owner seller kay buyer 1 at kay buyer 2, what will happen is that, eto, takbo na siya. Pagkatapos po niya ng takbo, mawawala na siya. Disappear. Okay? So, that is now the dilemma. And, gaya na sabi ko, ano yung mga instances kung paano magkaroon ng double sale? Well, first is that the seller may use fake titles, no? So, yung first buyer buys a property, peke ang titulo. Ewan ko bakit hindi niya napansin na peke ang titulo. The second buyer buys the property, hindi peke ang titulo. Original. Both of them in good faith and paid money. So, the question is, who is the owner sa kanilang dalawa? Diba? Kasi, both of them paid the seller. Ang difference lang is that only one ang may hawak ng original na titulo. Yan. Yan ang instances kung bakit nagkakaroon ng double sale. Second, the failure of the buyer to register the sale with the registry of deeds. Kasi sometimes, ang ginagawa ng buyer is that patagalin muna ang registro dahil wala pang pambayad ng taxes, transfer fee, registration fee. Ngayon, nakahiring ngayon si seller, hindi pa niya natatransfer kahit na ibigay ko na yung titulo sa kanya. Pagtingin niya sa certified true copy, kumuha si seller, ba talagang wala, malinis pa, buo pa titulo ko. File siya ng petition for lost title, no? So, ito, loko-loko talaga itong seller. Mandarambong ito. So, ang gagawin niya, file siya ng petition for lost title, na-issuean siya ng bagong titulo, ibinenta niya ulit. Ang tanong, sino ang may-ari ng lupa? Yung first buyer ba? Na hindi muna niya ginalaw ang pag-process ng title, ang hawak-hawak pa niyang original na title, or yung second buyer na gamit ang new title, newly issued title, after noong petition for loss of title na na-file ng seller. Okay, pero both of them have original titles. Ang difference lang is that yung first title na nasa first buyer is canceled na yon by a new one because of the petition for the lost title. Okay? And ano pa? Multiple registration. May mga instances kasi, unang panahon, na apat na lupa magkakatabi, ilalagay lang yan sa isang titulo. Ibig sabihin, may apat na lupa doon, 1, 2, 3, 4, pero iba-ibang technical description, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5. 5. Okay. Now, it is possible that yung other properties mabenta. 2, 3, 4, 5. Let's say, naiwan si lot 1. Bakante ang lupa. Nakita ng isang tao na bakante ang lupa, kapitbahay. Tiningnan kung merong technical description. Hindi nakita. Nag-apply siya ng patent ngayon sa DNR. Land patent. At na-issuean siya ng homestead patent. Now, there will be two titles now. Title issued by the DNR. Title issued through the DNR.
issued by the RDOD through the recommendation of the DNR. And the second, yung old title, yung sinabi ko ang mayroong limang lots. Now, suppose binenta ngayon ang lot 1 ng old title ng old owner, tapos ngayon itong bagong patentee ng DNR, there will be double sale. Sino ngayon ang may-ari ng lupa? In that particular case, you have to understand kung sino ang in bad faith or kung walang bad faith, paano ito ngayon? Like, ang issue kasi is kung may bad faith, alam natin si seller. Pero kung may bad faith sa buyer, talo na agad yun. Eh, paano kung puro good faith yun sila lahat? Okay? So, baka kasi tiyatanong ninyo, eh sir, hindi mo naman diniscuss si seller. Anong mangyayari kay seller? Anong, okay. Si seller, huwag kayo maglala. He must rehas po yan siya. Patong-patong pong kaso niyan. Falsification of public document. Stop pa. Through falsification of public document, perjury, forgery, etc. Ang dami. Criminally liable yan siya. And he will also be civilly liable. Danos perwesyo, bayaran niya kung sino yung niloko niya. Ang problema natin, tutukan natin, itong si buyer 1 and buyer 2. Sigurado kasi mag-aaway ito eh. Sabihin, darating ito sa korte. Dahil both of them, nakabigay na ng pera, mag-aangkin na ako ang may-ari ng property. So what is the rule? Ang rule natin is that we have to understand sino ang in bad faith or in good faith. Second, if both are in good faith. Alright? So, batas natin nito is ang civil code pa rin or rule on double sale is Article 1544. Ganito lang po ito. We will just go on fast and brief on this. Sa personal properties, sali natin ang personal property. The first possessor in good faith. Of course, meron ka rin deed of sale. Tapos, ikaw ang unang nakaposesyon sa property or nakahawak in good faith. Ano ba mga example ng mga personal property? Like, kotse, like animals, jewelry, tawag natin, appliances, TV, diba? Radio, lahat ng mga ganyan, bike. So, kung sino ang unang may deed of sale plus possessor in good faith. Unang nakapossess. Take note, in good faith. Kasi pag in bad faith ka, hindi ka may-ari ng property. Let us go now to real property. Immovable property, mga lupa, house and lot. Okay. Ito, example natin, house and lot. Ano ang rule? Ang rule dito is simple lang. Tatlo lang po ang tandaan natin dito. Number one, may kasulatan, may deed of sale. Number two is dapat in good faith. Okay? Ang pagkabili. And number three, siya ang nakaunang nakaparehestro. Kapag yan po ang nangyari at hawak niyo po yung tatlong situation na instances na yan, ikaw po ang may-ari ng lupa. Okay. So, ulitin natin. Meron siyang deed of sale. Good faith. Pagkatapos, una siyang nakarehestro. Okay. E paano, sir, doon sa mga unregistered land? Okay. When we say unregistered land, it should be alienable and disposable. Hindi pwede yung public land, ha? Hindi pwede yung forest land, parks, mountain, hindi pwede. Unregistered, alienable, and disposable land. Ano po ang rule on ownership? Okay. The rule is that kung sino po ang person first in possession of the property. Yan. Ngayon, ako ang first, sabi niya. E paano kung ang property is bare, walang makita na nakapossess? Both of them, two buyers, nagbili, walang possession. So, ang rule is that the person with the oldest title. Ang ibig sabihin po ng title dito, hindi po ito titulong ng lupa. Ito po, ang title po dito is yung basis ng ownership niya, ang prueba ng pagmamayari niya, which is ang deed of sale ba, or transfer of rights, or kasulatan sa barangay. Sino yung pinakaluma na meron noon? Okay? So, kung may kasulatan kayo sa barangay, 1980, sa kabila is 1985, panalo si 1980. Yan yung kung walang naka-occupy. So, kaya nga, ang
inaka-importante, always ko na gina-discuss during our video lecture, pagdating sa unregistered land, is that i-add mo itong dalawa, possession and title, means a buyer possessor with the oldest title. Yan po ang pinakamagandang proof na ikaw ang may-ari ng unregistered, alienable, and disposable land. So, you are in possession of the property. Meron ka ring kasulatan sa pagbili nito sa previous owner. Alright? But take note, lahat ng bagay na ito is that you must be in good faith. Kasi kapag in bad faith ka, ang sabi ng karakter natin, no, 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 no. So, hindi ka pwedeng magmay-ari ng property. Okay. I will give you an actual scenario. Remember po, isinabi ko kanina, seller, in bad faith, may kalokohan, mandarambong, twice niya binenta property. We have a case against him. No problem with that. Patong-patong ang kaso. Dito sa scenario ko is that not at all times ang seller is in bad faith. Okay? So, let us see this story. Jose and Fred are good friends. Magkaibigan ito sila. Ngayon, si Jose, sabi niya, pare, widow na ako. May title ako, titulado. Widow ako. Ibenta ko sa iyo itong farmland ko kasi wala nang mag-aasikaso nito, matanda na ako. Ang mga anak ko nasa abroad na. Puro na naturalized American citizen. Ayaw nang umuwi dito. Mabuti pang ma-enjoy ko muna ang money. Sabi naman ni Fred, okay pare, no problem. Pero gawa tayo ng deed of sale, tsaka akin na yung title, saka ko na ito irehistro. Kasi po, wala pa akong pera. Besides, nandiyan ka lang naman, pwede naman ako execute ng bago para naman ma-update at hindi ako ma-penalty. Alright, no problem. So yun ang nangyari. So, si Jose, seller, later on, they parted ways. Jose died. Si Fred, wala niya kalam-alam na namatay si Jose. Kasi parating umiikot-ikot si Fred eh. Papunta ng Palawan, Zamboanga, salesman eh. So hindi niya alam patay na si Jose. At ngayon, umuwi ang mga heirs from America. They mourned. After 40 days, napag-usapan ngayon ang settlement of the estate of the deceased. Hire sila ng CPA, hire sila ng lawyer. Ano ang gagawin natin? Of course, ang unang gagawin is hanapin lahat ang properties ni Jose, yung father nila. Okay. Nakita nila na may lupa, may condo, may bahay, may bank account, may kotse, lahat kompleto. And sabi nila, we have to pay the estate of the deceased. Ang dami nito, sabi ng CPA lawyer. Sabi nila, sir, wala. May pera kami, pero mas better kung hindi na lang po namin gamitin ang pera namin. Sabi ng lawyer, sige, ibenta kayo ng isang property para at least yun na lang gamitin yung pambayad sa estate tax, pati bayad yun rin sa professional fee, etc., sa transfer process registration. Okay, sir. In fact, merong interested na buyer nitong lupa na ito, si Maria. So, Maria, ibenta namin to sa iyo. Sabi nun, okay, magkano, ganun. Nung hinalughog na yung titulo, hindi nila makita. Saan kaya ang titulo nito? Ito na kasing mga anak niya, walang kalam-alam na binenta na pala ito ni Jose kay Fred. Kasi, yun nga, wala na nga silang pakialam sa mga properties ng parents nila eh. In fact, gusto nga nila, kung pwede, ibenta na ito lahat para mag-uwi na sila balik sa Amerika. So, wala talaga sila kaalam-alam na benta pa. They thought na nandyan lang, no? Hanapin natin, hindi talaga nakita. So, what they did was, hanap kami ng hanap. They declared that it is considered as lost already. So, they executed an affidavit of loss, annotated it on the title, and then filed a petition for lost title in court. The judge says, naka-mortgage ba ito? Hindi po, hindi yung na-mortgage ni Papa. Okay, testify man yung isang anak. Ito ba ay may court case? Pending case? Wala po, sir. Wala po yan, judge. Ito ba ay baka na-ibenta na? Ah, hindi po. Hindi po nagbebenta si Papa. Wala talaga silang alam, no?
baka naman hindi nyo hinanap, ay talagang hinalughog namin po, hindi talaga makita. So with all the evidences they presented in court, and there was no opposition, despite the fact na na-post ito to, na-notice ito dun sa barangay na merong petition for lost title na i-file itong mga heirs na ito. So the court granted the petition and directed the Registry of Deeds to issue a new title in lieu of the lost one under the name of Jose pa rin. Of course, di ba? Hindi naman pwede diretso sa kanila. So under the name of Jose. So may bagong titulo, same pa rin, under the name of Jose. So dalawa na ang title po. Yung kay Fred na hawak at saka itong title na bago. Pero yung hawak ni Fred, based on the decision of the court, canceled na yon. Si Fred walang kaalam din, no? So everybody, all are in good faith in this transaction. With that, ang nangyari is that extrajudicial settlement with sale. Actually, nagawa na yan nila. Kasi pwede naman ipagsabay mo na. Sabihan mo si Maria, Maria, pwede ka mag-down payment. Kasi para babayaran na namin ang estate tax and then mag-full payment ka na lang pag labas ng title. That can be done. So, para pag lumabas po ang title, tapos meron na tayong e-car sa BIR, nabayaran na natin ang transfer tax assessor, paglabas ng new title, diretso na natin ibigay sa ROD, labas na rin ang title papunta sa iyo after several weeks. Kasi tapos na, complied na tayo sa other requirements on the estate tax, capital gain tax, doc stamps, transfer fee, at saka registration fee sa ROD. At yun ang nangyari. That's what happened, and with that, nagkaroon ng title under the name of Maria. Yan, new title under the name of Maria. The question is that who is the owner of the property? Take note that in this case, the seller, who are the heirs of Jose, are in good faith. They were in good faith because they did not know of the sale between Jose and Fred. Fred here is actually in good faith. Maria is also in good faith because she did not know na meron palang bentahan na nangyari noon. Wala talaga siya kalap-alam. Both of them are in good faith. Pero sino ang owner ng property? The owner of the property is Maria. Because siya po ang, number one, meron siyang kasulatan, sale. Number two, meron po siyang good faith dahil wala siya kalam-alam. At siya po ang unang nakarehestro. Ano ang kay Fred? Si Fred was negligent. He slept on his rights, no? Natulog siya sa mga karapatan niya. Na karapatan niya na siya yung nakaparehestro noon. Tapos, negligent po siya. Sabihin nating lazy, negligent, at sinayang mo yung time. Dahil dyan, kasalanan mo, it's not the fault of Maria. Then you are not the owner of the property. Okay? So I hope meron kayong natutunan dito sa ating video lecture ngayon. And I will hope to catch you next time sa ating new discussion on rollouts. Diyan na naman tayo. See you.